condominium sa Cebu City kung saan nahulog at namatay ang 4-anyos na batang lalaki ininspeksyon ng otoridad. Sundan sa ulat ni Nico Sireno ng GMA Regional TV, Balitang Bista. Isinagawa ang pagsisiyasat ng mga tauhan ng Office of the Building Official kahapon, ilang araw matapos ang insidente nitong Lunes ng umaga, kung saan nahulog ang paslit mula sa 27th floor papunta sa 3rd floor ng condominium. Sa ginawang inspeksyon, binisita at tiningnan ng obo ang katabing unit kung saan nanirahan ang bata at ina nito. Ayon kay Architect Florante Catalan, awning window o klase ng bintana na nabubuksan pag tinutulak palabas ang gamit sa condo unit. Posible umano na dito nahulog ang bata. Awning type mara siya ng i-ano ni mo, mubuka. But ang ilang bintana is kuan siya, kanang safe pagyapon kay naman siya limiter nga nabutang. Sad to say na siguro, I don't know sir nga panghitabu ang anong nahulog ang bata dito. Ipinag-utos ng OBO na pansamantalang ihinto ang trabaho sa condominium hanggang sa makapagsumite ang developer ng nasabing condo ng report kung ano ang gagawing hakbang para maiwasan ang ganitong insidente. Suspend na to ang portion nga tagaan po na to sila gigayon na mo submit sa ilahang incident report kung sa inahitabo bitaw. Then atong tan-aon ang ilahang design nga bag-o or unsa magani na. Sinubukan ng news team na kuhanan ng panibagong statement ang pamunuan ng condominium, subalit walang humarap sa kanilang hanay. Sa una nilang ipinalabas na statement, nagpaabot ng pakikiramay ang pamunuan ng condo at siniguro nila ang ipinapatupad nilang security at safety measures. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sireno nagbabalita para sa GMA Integrated News.